Hi mga ka-extreme. Meron pong nagtanong sa atin si Herbert Carmona. Sabi niya, ang tanong niya po is bakit daw po ang hirap pag-condition ka agad sa race, doon sa next race bago magkargahan? Ano po ba yung mga dapat gawin at ano pong gamot ang mainam para hindi po mabutasan sa speed? YouTube channel Extreme This Dancing Now. Check it out. Check it out. Alas North New Zealand po. Don't forget. Don't forget to subscribe. Mast up New Zealand po. If you want to learn Mast up about long distance racing. Sayang, di sumama sila nanay. Mast up New Zealand. Mast up New Zealand. Free money. I call it for me daddy. Anak ko. Ano ba yan? Tenteng kang. Tenteng mo sangot eh. Tenteng kang. Are you okay there? Sige. Uy. Tenteng, there's a duck. There's a duck over there. Wait, I tell you. Ha? Si extremo, sa ganito mo ba? Uminom. Sa ganito, sa ekstremo, paano may malalaman? Nung dumating siya, talaga may birds. Ah, nauhaw, kaya kinabukasan siya umuwi. Kaya siya late na dumating, kinabukasan. Eh, ba't yung dalawa mo, dire-diretso? Yung tatlo. Yung tatlo pala, dire-diretso. Hi mga ka-extreme. Meron pong nagtanong sa atin si Herbert Carmona. Sabi niya, ang tanong niya po is bakit daw po ang hirap pag-condition ka agad sa race, doon sa next race bago magkargahan? Ano po ba yung mga dapat gawin at ano pong gamot ang mainam para hindi po mabutasan sa speed? Actually, mahirap na tanong yan. Pero doon po sa ang pananaw ko lang po doon is kasi po hindi pa po natin sila nabibuild up na lalagyan ng kung anong dapat mailagay sa kanila bago sila ikarera. So ibig sabihin, nag-race sila, umuwi sila, nahirapan po sila kasi hindi pa po nila na kukuha yung dapat para dun sa race na ikinarera nila. So ibig sabihin kinapos sila, ibig sabihin may kulang po. May kulang po na dapat nyo ibigay at para maging pit sila. So yun lang po yung isa kong ano dun. And ano nga daw yung dapat gawin? I show you the duck. Oh, the reverse duck. Wait. Oh. There's the duck. Don't touch her. Don't touch. He is swimming. Wow. Yeah. He's swimming away. Yeah. See? Oh, he's turning. See? Yeah. Can you see the duck? Duck say quack quack. Dad, I can see a duck. Daddy, I can see a duck. Dad, I can see a duck. Solo clocker, eh, no? Solo clocker. Solo clocker po.
parang nag-iisa solo. Naka-extreme, oh. Solo clacker baby, oh. Ayan, oh. Solo clacker yan. Dapat gawin. So, pinakamagaling pong gagawin natin is, una-una is yung recovery. Doon po tayo mag-focus. Huwag tayo magmadali. Kailangan maging pasensyoso po tayo talaga. Ako po, based sa experience ko, so pag dumating po ang ibon, tinitingnan ko po sila kung sino-sino po yung mga malalakas pa at hindi na. Kung malakas po sila, okay po yun. So, ibig sabihin, yung nabigay nyo sa kanila, naipon nyo sa kanila o naiipon nyo sa katawan nila, na build up kung tawagin, yung na-build up nyo sa kanila, okay na okay. May sobra pa. So, hindi sila kinakapo. So, malakas pa sila. So, meron pa silang, baga may baon pa po sila. So, ngayon, yung mga dumadating na mga kinakapos, yan, tinitingnan ko po yun. So, ibig sabihin, may kulang po sa kanila. So, ngayon, dun nga po sa recovery, it's better po talaga ipahinga lang po natin sila. Kasi, kung napapansin nyo, ako po, athlete po ako nung araw. So, na-experience ko po yung mag-training ng araw-araw. Ng 3 hours, sometimes 5 hours. So, sa araw-araw, nakapag-train kayo. So, araw-araw, nahihirapan po rin kami. Kahit na araw-araw po kami nagti-training. Hirap pa rin po. Kahit na akala nyo lang, sa itsura natin, is normal po sa panglabas. Pero sa loob, nako, napakasakit po ng katawan namin araw-araw sa ginawa ng Diyos. Pero, nasasanay na. Kaya hindi na pong ano. Pero sa totoo lang, internally, talaga pong hindi pa tayo recover. Baga, hindi pa fully recover, tapos i-re-raise na naman po tayo, magti-training na naman po tayo. Hindi pa nga po na ibabalik yung dapat maibalik sa lakas nila at ma-repair sa katawan nila, uunahan na po, ilalaban na po kagad natin sila. So, ibig sabihin, naipon na ng naipon yung pagod at ano nila. So, kaya ang dahilan, isa po yan sa dahilan, kaya kinakapos na po sila pagdating sa mga dulong races. Nabubutas, or hindi na nakaka-uwi. Kasi, yun nga po, yung sa akin lang po ito, ha, naipon na po yung na dapat na hindi maibalik sa na dapat maibalik sa katawan nila. Yun lang po yung aking view. So, sa gamot. Please like and subscribe. For long distance racing. Actually, hindi po ako nagbibigay ng gamot kung wala naman pong mga sakit yung mga alaga natin. Kasi nga po, ang goal ko talaga sa kanila is ibigay lahat ng health supplements na okay po sa kanila para maiwasan po natin yung paggamot. Kasi pag dumating na po sa punto na naggamot na po tayo, ibig sabihin po niyan, magkakaroon na po tayo ng problema. Hindi na po talaga aabot yan hanggang sa mga malalayong races. So, yun lang po ang aking point of view sa tanong ni Herbert Carmona. So, ang mapapayo ko nga lang po is yung the best is huwag nyo muna i-lock-fly hanggat maaari. Pahingan nyo lang po sila ng mga 2 to 3 days. At sa pagdating ng Wednesday, kung hindi pa po sila okay, yun, medyo wag na po kayong umasa. Kasi dapat by Wednesday, okay na yung physical appearance nila. Pero sa totoo lang, internally, hindi pa po yan talaga okay. So ano na lang talaga, bale, sa Thursday, kailangan maging okay na siya. Para pagdating ng basketing ng Friday,
So, yun. Okay lah. Yun lang po. Ang may advice ko, yun yun. Recovery is the best part of this, one of the best part of the important of the this game. Shout out to po mga Kextreme. Shout out to RMYST Love TV, Mark Recon, Raiden Paul Romulo, Tokyo Tribe Loft of Dasma, Edwin Ibe from Pampanga, Thunder Loft of Oakland, California, PPFC from Leyte, Sunbite Patalot, Clyde Colandes, Jonathan Loft, Christian Apostol, and Dante Marmo. Stay safe mga ka-extreme, and always God bless you all. Thanks for watching. Bye.